Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? After so many weeks, guys, finally nakita ulit tayo sa ating live broadcast, no? Dito sa ating page na Michelle Moreno. And again, this live broadcast later ay i-upload din natin sa ating YouTube channel, all right? Para sa atin namang mga subscribers. So I'm so happy dahil after 4 weeks, guys, tayo ay nagkita-kita muli. Ayan. Ngayong hapon, napakaganda ng ating topic. It's because about COVID survivor story na kung saan ay ito ay napapanahon talaga dahil, guys, lumipas ang isang taon but still nandito pa rin tayo sa ating pandemic stage. And ngayon, mas masasabi namin or masasabi ko personally na medyo mas nag-level up ang ating depression, sadness, because still after a year, nakaka-encounter pa rin tayo ng ganitong virus, the COVID-19. At the same time, guys, nadagdagan pa ngayon ng panibagong mga variants, di ba? So, at this year, kung mapapansin din natin, siguro ako, napapansin ko sa Facebook, timeline ko, no, ang daming nagpo-post na namatayan sila ng mahal sa buhay, no, yung kanilang mga profile, magugulat ka nilang bigla na lang, dark na may candle. So, panibagong challenge na naman for the incoming months, no, na sa, lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Actually, hindi talaga siya madali kasi kami last year, no, during first wave ng pandemic, na-encounter na rin namin yun sa family namin because of my father. Gumaling siya pero after how many months na pagka-recover niya, siguro around 3 months or 4 months yun. So, September kasi April gumaling siya dahil na-diagnose siya na by March. April gumaling siya. Nakauwi siya ng bahay, inalagaan siya ng sister ko, then by the month of September, yun, so umuwi na siya kay Lord. Hindi talaga madali yung ganung sitwasyon, masakit, lalo na ngayon, hindi gagaya dati na nakakapunta basta yung mga kaibigan, no? Kapag ka ang patient pa na namatay is COVID, kailangan talaga hindi na siya iburol, di ba? So, ang hirap ng adjustment. At the same time, a bigger adjustment na naman dahil syempre marami pa rin yung walang trabaho. Yung iba, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Yung iba naman, ng mga businesses, talagang kailangan mag-survive dahil hindi pa talaga natin alam kung anong pwedeng mangyari. But in this live broadcast natin ngayong hapon, hopefully makatulong sa bawat isa na kayo ay ma-inspire, ma-encourage, and ma-empower sa story na i-share natin. Alright? So, in line din sa ating topic, no, na about COVID-19 virus, before we start, no, our topic, okay, kasi later part, guys, is i-share natin yung story ng isang COVID survivor. Gusto rin natin i-appreciate, no, yung mga ginagawa ngayon na tinatawag natin na community na sinim sa Maginhawa Street, Quezon City, di ba? So, ito yung naging pioneer nito, si Miss Ana Patricia. And then, nasundan na rin ito sa Caloocan, Pasig, Manila. No, talagang gumagawa sila ng community pantry kasi nga, gusto nilang makatulong. Kaya nga, ang sabi pa dun sa karato lang nakalagay, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Kasi guys, ito yung panahon na hindi, kung ano yung kakayanan mo para magbigay ka, then magbigay ka. Hindi naman kailangan laging malaki, no? Hindi kailangan laging madami. Ito ay batay sa iyong kakayanan dahil syempre lahat tayo nakaka-encounter ng pandemic. At sabi nga dun, kumuha batay sa pangangailangan. So dun sa mga natutulungan naman itong community pantry, no? Nagiging masaya yung mga tao nito. Pero kanina lang din, may napanood kami noon, iba naman nagtitake advantage dun sa community pantry na halos kunin lahat. Alright? So, sana ma-realize natin na kailangan, hindi ito yung panahon para
makadami ka. Tama, di ba? Ito yung panahon na sapat yung kunin mo dun sa community pantry para yung iba din naman ay maano din sila, ma-share din sila nung blessing na yon, hindi lang isa o dalawa. Yon. So, and then guys, actually napaka-special ng topic natin ngayon, napapanahon. At the same time, guys, dahil ang mag-share ng testimony na one of the COVID survivor ay ang inyong host, alright? Ang inyong Ate Mitch, si Mommy Mitch, no? Ang mag-share sa inyo ng story. Guys, alam nyo, ako rin, no? Hindi ko siya agad inilabas nung yung news na ako ay na-COVID, alright? So, last, gusto kong ikwento sa inyo to at ano yung mga na-experience namin during the isolation process, okay? And ano talaga yung ginawa rin namin during na sa physical, no? Paano kami about sa physical recovery namin, spiritual aspect ng life namin. Ayan, so ikakwento ko rin din. And later part, we will share about the verse about naman dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. So, let's proceed. So, ang mag-share ng story ngayon ay ang inyong lingkod. Alright? Later part din, guys, before ako mag-start, ma-excite din tayo dahil sa blessing at pinagaling kami ni Lord, no? So, later part is i-announce din natin yung ating mga income, yung ating incoming na promo giveaway. Okay? So, watch this video till the end, itong live broadcast natin, para mas maunawaan natin, guys, itong topic natin ngayong hapon at later part, of course, ng ating good news, ng ating promo giveaway. Okay, so let's start. Last March 18, actually March 16 kasi, during that week, no, si husband nilagnat at the same time inubo. So, the good thing is, meron kaming online pulmo doctor, okay? So, from Manila Doctors, ayan. So, nagpa-check up si husband through online and then, dahil nga nilagnat siya, kailangan niyang magpa-test. So, March 18, ako, yung sister ko, at saka si husband, kaming dalawa ni sister nagpa-antigen and then si husband, siya ay nagpa-swab test, okay? So, sa result ng sister ko is negative. Pagdating sa result ko, pag sabi nung babae lumapit sa car namin, kasi after nung test namin, lumapit siya. Sabi niya, so, si Michelle Moreno, sabi niya, so, kailangan na mag-isolate. So, nung sinabi niya yun, nagulat na ako. Dahil, kailangan ko na mag-isolate. Ibig sabihin, positive. So, positive po siya. So, nagulat kami. Yung sister ko nasa likod ng car. Ako, guys, actually, hindi ako nakapagsalita. Kasi parang, hindi ko ina-expect na pati ako is magko-COVID. Although, hindi lang ina-expect. Hindi talagang, pag narinig mo na pala yung news na ikaw ay positive, ang dami ng fear or confusion yung mapupunta sa mind mo or ma-encounter mo eh. So, ang ginawa ko, dahil nga para sure na sure, nagpa-swab test na rin ako para sabay kami ng result ni husband ng March 19. So, ang ginawa namin, pag-uwi namin ng bahay, nag-plan na kami, dahil may 2 kids nga kami, isang 3 years old and 6 years old. And then, after that, so sabi ko sa sister ko, pinakausapan ko siya, na siya na muna yung mag-alaga sa dalawa naming anak. And then, kami ni husband, nag-isolate na kami sa isang room para maantay namin yung talagang swab result namin na kinabukasan kasi yung kinuha namin is 24 hours lang. So, nung gabi na yon, Friday night, medyo iba yung feelings na nararamdaman ko dahil mixed emotion ako na alam ko na positive ako. So, parang anong mangyayari? Tapos ang dami mo pang naririnig ng mga balita na talagang naging grabe sila, tapos na hospital. So, at the back of my mind, meron talaga ako nararamdaman na fear. But of course, syempre, meron tayong faith kay God na, Lord, you are the God that heal people, no? So,
inaantay namin hanggang Monday, nung Saturday nga, paras nang lumabas yung result namin. So, nagpa-schedule agad. Lumabas yung result namin na yun, parehas kaming positive sa COVID-19 virus. So, ang ginawa namin, dahil nga, of course, syempre, nalungkot kami dahil sa nalaman naming balita. Ang laki na magiging adjustment, lalo na sa two-year-old daughter ko, dahil talagang sanay siya, nakasama ako every night, no? Dahil mas matagal kami nagkasama talaga. And then, nagpa-online kami agad dun sa ulit, online doctor namin sa pulmo. Sabi namin, Doc, yan, so press kaming positive. So, binigyan niya kami ng mga gamot. Binigyan niya kami ng mga vitamins, no, ng mga gamot para sa ubo. Kasi talagang inuubo kami noon. So, yung next naman na gusto kong i-share namin, i-share ko sa inyo is ano yung mga na-experience namin during the 14 days isolation. So, during the 14 days, guys, may time na yung first 2 days ko kasi wala talaga ako nararamdaman, kundi sore throat lang. Feeling ko because meron akong sore throat na nararamdaman dahil nga pag nag-change ang weather because of the allergic rhinitis. So, for first and second day, wala. On the third day, medyo doon ko na naramdaman yung parang paggabi, nilalagnat. Okay? Tapos, on the fourth day, doon na talaga grumabi yung allergy or yung sore throat. Tapos, dumating sa point na talagang inubo na ako. So, nung nararamdaman na namin yun, si husband, may iba rin siyang nararamdaman, no? So, kung nararamdaman ko yun, sabi ko, parang iba na to, parang kailangan ko pa ng another na set ng mga gamot. So, nagpa-online ulit kami, check-up sa doctor. Tapos, binigyan na niya ako ng mga antibiotics, another set ulit na gamot para sa husband ko. Kasi yung ubo namin talaga nagtitrigger. Tapos, merong araw na yun, ang bigat ng katawan, parang pinalo yung buong katawan ko. May time na parang gumugugit sa ulo ko, yung sakit. Tapos parang napunta sa balikat ko, napunta sa katawan ko, tapos napunta sa legs ko, tapos hanggang sa paa ko talaga. Tapos meron pang time, talagang nasa CR ako. Kasi ang nangyari, guys, i-insert ko lang din. Nung Sunday, dahil nga kasama rin namin yung mother ko dun sa house, pinaano na rin namin siya, antigen and swab. So parehas yung result niya. Positive din. So, doon kami sa isang room. Doon naman sa isang room yung mother ko. So, kada meron kaming common CR. So, ginawa namin, kada lalabas kami, mag-aano kami, lalysol. Kasi ang sabi ng doctor, baka dala-dala mo yun. Ayan. So, doon kami sa common CR. So, yung kids ko, and the sister ko, doon sila sa separate room, na yung sarili din namang CR. Kasi hindi talaga sila pumupunta doon sa area ng room namin. And then dun sa room ng mother ko. Tapos then may mga time pa guys isang gabi yun, no? Nung nasa CR ako noon, talagang grabe yung naramdaman ko naman sa throat ko na parang may nakabarang malaking fish, no? So habang umuubo ko or ganun, talagang I'm praying to God na, Lord, help me. Kasi sobrang hindi ko na talaga siya kaya. Tapos, si husband naman, ganun din. May gabing nilalagnat, sa araw wala. So, tuloy-tuloy yung pag-inom namin ng mga medicine. And then, sa umaga, pagising namin, dapat 7 to 8, no? Sabi ng doctor, nagpapa-araw. Actually, ang galing din ng blessing ni Lord dahil ang araw, no? Isang bibigyan ng vitamin D. So, yung 7 to 8, sabi niya, magpapa-araw ko. So, binubuksan namin yung bintana para maarawan kami. Tapos, nag-walking exercise kami. Tapos, guys, alam niyo yung ginawa talaga namin. Sa husband, may mga nirelease siyang mga verses, no? Ang isa nga sa verses na kiname namin noon is 1 Peter chapter 20, chapter 2, verse 24. Ang sabi doon, He himself bore our sins in His body on the cross so that He might die to sin and live for righteousness. By His wound, we had been healed. So, ginawa namin, print namin yun, tapos pinost namin dun sa mga cabinet. Kasi everyday, talagang inaano namin siya, kiniklaim namin siya, guys. And every night, every morning, we pray together. Medyo
dahil dalawa kami, no, na magkasama sa room, medyo may, mas ano pa rin, mas comfortable pa rin or mas in a way okay pa rin kasi may kausap ka. Unlike dun sa ibang na-isolate, like mamamano siya sa kabilang room for 14 days, so siya lang yung mag-isa. Nadala nilang kami ng pagkain dun sa door, so kunin namin ng mabilis. May time pa guys na gabi, siguro the second night or the first night, sobrang iyak ng baby ko. Kasi hinahanap niya ako dahil hindi siya sanay na hindi siya matutulog na katabi ko. Alam niyo guys, umiiyak na lang din ako doon sa loob ng room. Umiiyak ako kay husband. Gusto kong maligo, tapos gusto kong i-cover yung buong katawan ko para lang kunin ko siya at i-heli ko muna siya para matulog. Pero kailangan mo siyang tiisin dahil nga hindi talaga kami pwedeng magkaroon ng contact sa kanila. Tapos, yun, ang ginawa rin namin guys is talagang tinek namin yung time na yon para magpahinga, matulog ng tanghali, kumain lang ng masustansyong pagkain. It really helps guys, no? So, based sa na-experience ko guys, ano ba yung dapat yung gawin agad kapag ka, nalaman nyo na kayo ay positive? So, pag nalaman nyo na kayo ay positive guys, kailangan talaga, of course, gaya rin ang sinabi ko kanina, is mag-isolate na agad kayo. Paano yon kung wala naman kayong room to isolate? Kaya kailangan nakikipagkaugnayan din kayo sa inyong mga barangay para at least alam nila rin na matulungan din nila kayo. And of course, kailangan natin kumain talaga ng healthy foods para hindi lang dahil positive ka. Kundi hindi ka pa positive, kailangan talaga enough time to rest and healthy foods. Yun. And of course, yung exercise talaga, pagpapaaraw, napakalagang bagay. So, to continue naman guys, yung sharing namin, yung sinishare ko sa inyo about the same experience namin. So, malapit na yung araw, ang dami na namin na-experience. So, paano yung naging nangyari dun sa office namin? So, sa office namin, ang nangyayari, dahil hindi kami nakakapunta, of course, coordination through online, ganyan. Pero mini-minimize namin para nga makapagpahinga kami. Yung mga checks, dadalhin sa location namin. Pagkatapos, ibabalik sa office. Pero syempre, isa-sanitation kasi kami lang dalawa ni husband yung signatory. So, naging malaki ng adjustment. And malapit na yung 14 days. Alam nyo guys, we're so blessed pa rin dahil kahit positive kami, hindi na namin kailangang mapunta ng hospital. Kasi actually, sinabi rin namin sa doctor namin yon through online check-up na kailangan ba namin pumunta ng hospital. Ang sabi ng doctor namin, kung hindi naman daw kami nahihirapang huminga, hindi na kailangan. Because most of the hospitals right now, at alam ko, nababalitaan nyo rin yun, punong-puno na talaga. And guys, alam nyo, sometimes, sabi nga nung doctor namin, minsan, hindi dahil puno lang, kundi yung mga nurses or yung mga frontliners, mga doctors, sila mismo yung na-positive. So, for example, may tatlo pang ICU rooms or beds. Kaya lang wala namang nurse, wala nang doctor. So, hindi na rin talaga nila makater. No? So, iba talaga yung pinagdadaanan pa natin. And alam nyo, during the process din namin, very thankful kami kay God dahil talagang na-regain namin yung strength namin after 14 days ng isolation. Do ito na, parating na yung pang 14 days namin. So, nagpaano na kami, home service na ulit kami ng bagong test namin para sa swab test namin. Kasi nga, para malaman namin kung positive pa rin kami or negative na. No? So, iba yung, nung habang inaantay namin yung araw, malaking tulong talaga guys na yung faith natin kay Lord, ha, yung faith natin kay God is hindi siya nagde-decrease guys dahil naging positive kay. Kundi dahil mas magi-increase in times of meron kang pinagdadaanan. Kaya sabi namin, Lord, in this time of situation, mas ini-increase po namin aming pananambalataya, aming pagmamahal, and
we believe na na-experience po namin to, hindi para lang sa amin, kundi para i-share din namin sa iba. So, habang parating yung araw, on the 14th day, so, pumunta na yung nurse na mag-ano sa amin, mag-test sa amin, sa bahay namin. And then, so, kinuhanan na ulit kami ng ano, no? Tinest na kami ulit. Tapos, bumaba na sa bahay kasi nasa second floor kami. Tapos, iba yung feelings mo. Bang naghihintay ka, positive na ba? Negative na ba ako? Or positive pa rin ba ako? And then, nung nag-text na sa akin yung nurse, sabi niya, ah, ma'am, congratulations, makakalabas ka na ng bahay. Alam mo guys, talagang napaiyak ako kay husband. Even husband, si husband napaiyak siya. Kasi nakita na namin yung negative kami ulit. And sabi namin, Lord, thank you for the healing process na ginawa mo sa buhay namin. Talagang iba yung sabi ko sa kanya, honey, ito na yung, actually sinasurprise ko pa siya, ito na yung ano natin, yung result natin. Sabi ko, finally, ano na tayo, negative na tayo. And then we cried, no, na ang iba pala yung, actually guys, iba yung feelings na naka-survive ka, tas hindi naging worse yung situation mo, tas nalaman mo na negative ka na ulit. So, we cry, we kneel down, we thank God, we prayed, actually, we prayed during that time. We thank the Lord for His faithfulness. We thank the Lord for His faithfulness sa buhay namin. Na sabi ko, finally, makakalabas din kami. Kasi guys, yung makulong ka at ma-isolate ka ng 14 days, iba talaga yung mararamdaman mo kasi you'll never know what will happen next. Ayan. So, guys, dito sa na-experience namin, ito talaga yung napili ko para i-share sa inyo dahil para i-share sa inyo guys, hindi para na positive yan, ano? hindi para matakot ako na malaman ng lahat guys, no, na survivor pala kami. But guys, sinishare ko tong aming testimony or aking testimony because we want to first thank the Lord for his faithfulness sa buhay namin. And to share sa lahat ng ating mga friends there, subscribers, sa inyong lahat guys, no, na sa mga followers natin, na talagang kung dadaan man tayo sa mga ganitong pagsubok or may pagdadaanan man tayong ganitong pagsubok, no, we must trust the Lord everything. Eh, meron pa nga kami narinig kanina na isang patient, no, umabot ng 9 million yung bill niya. Pero at the end, hindi pa rin siya nakasurvive. So, hindi natin alam kung ano yung pagdadaanan pa natin sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na araw. Alam ko, nakakaramdam din kayo ng ganung fear na parang hindi ka nakatayo, no, sa dalawa mong paan, hindi ka nakastand firm. Pero, yun nga, sinishare ko itong experience namin para sabihin sa lahat na sa mga panahon na hindi na natin kaya, sa mga panahon na talagang nakakaramdam tayo ng takot, sa mga panahon na parang nawawala na tayo ng pag-asa, the best thing to do is to lean on our Lord Jesus Christ. And ngayon ngang hapon, ayan, so bago tayo pumunta sa ating sharing time, gusto ko munang mag-read tayo ng mga comments galing sa ating, or baka may mga tanong, no, ang ating mga friends, alright? So, check natin yung mga tanong nyo or yung comment nyo, okay? Alright, so, and guys, so kung meron kayong, ano guys, question or comments, yan, i-message nyo lang para ma-discuss natin sa ating live broadcast. Okay? So, from ayan. So, from Jenny Digia, health is wealth. Talaga kaya dapat iwasan na natin lahat ng bawal and sumunod tayo sa mga protocols. Drink vitamins and pray lang. Alright? So, sabi naman ni
MJ, hello, good afternoon. Ayan. So, sabi nila is, nothing is impossible with God. Okay? Totoo yun, guys. Kasi, sa panahon ng ganun yung experience mo, iba talaga yung, hindi ko siya actually ma-describe pagka nalaman mong positive ka. Pero, kung if ever man na, wag naman, no? Wag naman. Pero if ever man, guys, na nalaman mong positive ka, so, use your wisdom and knowledge kung ano yung una mong dapat gawin. At the same time, kailangan mas mauna yung faith natin kay Lord, hindi yung fear natin. Sabi nga ni Miles Monroe, ang fear is false evidence appearing real, no? So, parang, kala mo totoo siya, pero hindi naman talaga. Kaya yung, syempre, marami tayong nakikita na, of course, namatay because of the COVID, hindi nakasurvive, naging malala yung scenario bago nakasurvive. Pero, so, pwedeng tumakbo yung isip mo sa ganun eh. Pwedeng tumakbo yung isip mo sa ganun. Kaya, kung ma-experience mo yung ganun, ang lagi kong masasabi, kailangan talaga, huwag natin tanongin si Lord na, Lord, ba't ko ito na-experience? Ganyan, no? Ako, ang sinabi ko talaga sa sarili ko noon, nung nalaman ko yon, and during the aming isolation process is, Lord, na-experience ko to because you have your reason. Kasi Lord, hindi ka pa tapos sa buhay ko. Kasi kung tapos ka na sa buhay ko, Lord, baka hindi mo na ako pinagaling. Diba? So Lord, pinagaling mo ko dahil I know there's a purpose. I know there is more things to do sa earth, no, to fulfill our purpose, to fulfill my purpose. Kaya nga guys, si Lord hindi pa rin tapos sa inyo. Diba? Kasi tapos na si Lord sa buhay natin at hindi na talaga natin na-fulfill yung purpose natin, baka kunin na tayo ni Lord. Pero hindi pa tayo kinukuha ni Lord, nandito pa tayo, nagsusurvive pa tayo, di ba? Kaya nga, let's go on to our sharing this afternoon. So kung mapapansin nyo guys, medyo personal ang ating live broadcast today because ito nga yung personal kong na-experience, no, na sinishare ko sa inyo na sana, no, lahat kayo ay magkaroon ng lesson and kung ano man yung gagawin nyo sa mga panahon na malaman yung kayo ay positive. Alright? So, magtatanong muna tayo ng question. Okay? So, ang question natin is, anong ating question? Alright? Okay. So, i-ano natin, i-request natin ang ating kasama dito na i-read ang question. Sige, what's our first question? Ang ating director, Eli. So, anong question ang gusto nilang sagutin natin? Paano niyo po na-handle yung time niyo during quarantine and paano niyo po in-explain sa kids? Ah, alright. Napakagandang tanong yan. Paano namin... O parang siguro paano namin mas na-maximize yung time namin during quarantine, right? At the same time, paano na-explain sa kids, alright? Sige, sisimulan ko sa kung paano namin na-maximize. Kung mapapansin nyo guys, dun sa page ko from March 19 onwards up to April 1, alright? Before mag-Holy Week, ang ginagawa ko is nagpo-post ako, no, nagpapadesign ako dito sa team natin sa office ng mga verses. Tapos nagpo-post ako ng aking devotion every day. Okay? Kasi nakakatulong siya na magpalakas ng aking spiritual aspect or nung mawala yung fear ko because of all the devotion. Hindi ako parang nag-post na nagpapaawa, ganyan-ganyan, sobrang na-discourage. Kasi nga ayokong maka-discourage pa ako ng tao na marami nang discourage ngayon. So, ang ginawa ko is, yun, everyday, nagdala ko ng mga books sa loob ng room. Tapos, of course, actually, kapag okay yung feelings ko, nag-work ako eh. Dahil sanay na kaming work from home, kailangan magbasa ng emails, mag-approve through online. So, yun yung mga times na yun. Tapos, na-realize ko rin na, dahil yun, syempre, siguro busy kami. Tapos, 14 days kaming dalawa lang talaga, face-to-face ng husband ko, no? Mas na ano, though 9 years na kami in marriage, nakakatawa rin kasi imaginin mo,
parang pinag-date kami for 14 days na. Kami lang yung nag-uusap, kami sabay kumain. Though sabay naman kami lagi kumakain with the kids, di ba? Lagi din naman kami nag-uusap. Kaya lang, din lang kayo sa four corners of the room, di ba? So may nagbaro pa nga, o baka naman masundan na daw yung mga babies nyo. Sabi ko, hindi. Dahil sa panunay, may sakit kami. Alright? So, ang minaximize namin is yung talagang spiritual aspect ng buhay namin. We pray together. Tapos, marami rin pala kaming mga dapat pa na ano, i-plan na hindi namin napag-usapan. Basta napag-usapan namin. Dun sa 6 years old naming kid, okay, kasi tinawagan namin siya through messenger. Hi, Miko. How are you? Alright? Kay Miko na yung 6 years old naming kid. Naintindihan niya eh. Actually, si Miko, sanay siyang, ano siya, kahit 5 days kaming na out of the country, out of the, yung wala kami sa kanya sa tabi niya, okay lang. Kasi, sanay siya mula nung parang after 3 months kasi, nag-work na ako. Unlike dun sa, kay Mika, dun sa 2 years old, syempre hindi mo pa siya mapapaliwanagan, di ba? Kasi nga, bata pa siya. So, yun. Pero what we did is, nag-ano kami through messenger or online, ganyan, para nakikita nila kami. May time nga, dahil ubo kami ng ubo, sasabihin ng, sasabihin ng 2-year-old daughter ko na, dahil narinig niya kaming umubo, sasabihin niya, oh, mommy and daddy's their room. Pero parang naiintindihan na lang niya na hindi niya kailangan pumunta eh. Yung pinaka ano doon, share ko lang din, idugtong ko, nung lumabas na kami, sinurprise namin silang magkapatid. So galing kami sa taas, pagbaba namin, speechless sila. Dahil nakita na nila kami after 14 days. No? So yung kids ko, actually papost ko din yun, yung 6 years old, talaga tumatakbo siya sa akin. Yung 2 years old, hindi niya alam kung parang nananaginip siya or what. So, yun naman yun. So, what's our next question? Meron pa ba tayong question? Ayan. Alright. So, before we, of course, ma-reach na naman natin yung 1 hour dahil magko-close na tayo mamaya, guys. Gusto ko na mag-proceed tayo dun sa gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon. So, ito yung tinatawag nating sharing time. Alright? So, sharing time sa ating live broadcast. Ito naman yung verse na binasa ko kanina, 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ang sabi doon, we live by faith and not by sight. Okay? So, ano ba yung pag sinabi natin, we live by faith and not by sight? Gaya ng mga nasabi ko sa inyo kanina, guys, no? Kapag nalaman mong positive ka, at nag-focus ka lang sa mga naririnig mong negative na news o kaya sa timeline, talaga makakaramdam ka ng fear. Pero yung kada step mo, kung anong mangyayari sa iyo kinabukasan, no? Ito yung tinatawag, you need to live by faith. Okay? Ito yung, Lord, ano man po yung mangyayari sa kinabukasan, ano mangyayari man bukas, Lord, I trust in you. Kasi ganun yung experience namin during the 14 days isolation. Normal talagang matakot naman, guys. Normal yon, kasi we're human being. Pero kung magpaka-jibe ka na dun sa takot mo, dun sa fear mo, yun yung kailangan nating labanan. Okay? Kasi hindi natin kailangan magpaka-jibe dun sa fear na nararamdaman natin. Kasi may fear din akong naramdaman. Ang sabi ko, Lord, paano kung hospital ako? Paano kung ma-ICU ako? Yung iba, nagkaroon ng tribulator dito. So, ang daming fear. Ang sabi niya dito, faith is trust and believe that no matter what will happen to you, you will hold on to God's promises. So if sometimes your faith is shaken, power it up. Let's dig deeper the foundation of our faith. Okay? So may times daw talaga na if time comes na nasishaken yung faith natin sa Lord, okay, kailangan mong mag-dig ng foundation. 'Di ba? Ang bahay, kapag mas malalim ang foundation, no? Hindi siya basta-basta babagsak. Pero pag mababaw ang foundation niyan, pwedeng basta-basta bumagsak. And like what's happening right now, guys, no, in our world, in our country,
So maybe right now your family is experiencing this COVID, virus 19. Guys, huwag tayong mawalan ng pag-asa at patuloy natin na i-increase ang ating pananampalataya sa Lord. Kaya sa hapong to, guys, gusto kong mag-iwan ng tatlong pointers, no? Tatlong pointers or three pointers regarding our faith. Okay? So kung mapapansin nyo nga, sabi ko nga sa inyo sa live broadcast natin to, medyo personal, no? Kasi nga, gusto ko talagang personally, no, i-deliver yung message nito sa inyo na kung ano talaga yung na-experience namin during the isolation process, no, during those days, ng 14 days na yon, at the same time, to share the goodness of God in our lives. So, three things to remember, guys, no. Let's put into ourselves that God is a miracle-working God because He can move mountains and storm in our way. As sabi nga sa Matthew 17 verse 20, our faith can move mountains. Okay? So ganun pala, ang isang faith pala ng tao, hindi naman literally. Actually, is ito sa verse na kabisado ni Mika Charles, yung son ko na 6 years old. Kasi nga, kung mapapansin nyo guys ng ating YouTube channel, may mga verses dun si Miko, and right now, ongoing kami ulit dahil nagme-memorize kami ulit ng part 5 na. Sabi niya, Mami, meaning my faith can move mountains. So where's the mountain? How it can move, di ba? Sabi niya sa akin. So I explained to him na not literally, guys, and I want to explain to you na not literally gagalaw yung bundok. Okay? Na that can faith can move mountains. It's like, even though we have big problems like a mountain, or how big, how high is our problems, no? Kasi di ba minsan ang sinasabi natin, kabundok ang aking problema, di ba? Pero ang sabi doon sa Matthew chapter 17 verse 20, our faith can move mountains. So gano man yung kabundok ang ating problema, basta as long na nandiyan ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, okay? Kahit gano yun kabigat, God is a miracle working God. And always, meron din tayong minsan sinasabi na, may bagyo sa buhay ko, dumadaan ako sa bagyo ng buhay ko, ganyan. Sabi ko nga kay husband last time, siya ka sa mga nakakausap ko, wala pang pandemic, ang dami na nating problema, may nagkakasakit na. Ngayon, mas lumala pa dahil nagkaroon ng COVID, diba? So, panibagong bagyo na naman ng buhay natin, o panibagong problema na naman. So, kahit na gano'n na nadadaganan tayo ng maraming bundok ng problema, nakaka-experience tayo ng bagyo ng problema, guys, wag na wag nating i-give up ang ating pananampalataya. Kasi kung i-give up mo, guys, ang iyong pananampalataya, saan ka pa mag-hold on? Saan ka pa mag-hold on ng mga promises? Diba? Ang pangako nga ng tao na pabako. Tangi si Lord lang ang hindi nagpapako ng pangako niya. Kaya kung i-give up mo pa yung faith mo, ano nang mangyari sa'yo? Wala na tayong panghahawakan pang pangako. Which is can lead us to depression, sadness, at marami pang mga negative na bagay na pwedeng mangyari sa atin. So, kaya nga sabi kanina, again, kapag nasi-shaken daw ang ating pananampalataya, alright? Hey, Ate Mitch, Mami Mitch, hindi ko alam kung gaano kalalim ang aking pananampalataya or kung meron ba akong pananampalataya. Guys, kailangan, para malaman mo na ikaw ay merong pananampalataya, is you believe in our Lord Jesus Christ. Alright? Kasi kung sinasabi mo may pananampalataya ka pero hindi mo siya pinaniniwalaan, saan tayo nagkakaroon ng faith? Ano ang pinaka basis or, di ba, foundation ng ating faith? Alright? Ngayon, ang next question mo, Ate Mitch, Mami Mitch, paano ko malalaman kung gaano ka-lalim or kalawak na or hold on talaga yung aking pananampalataya? Well, guys, every time na dumadaan tayo ng experience, hindi natin i-question si God bakit nangyayari yung mga bagay na yun sa atin. Hindi tayo magtatanong sa Lord, Lord, bakit po ito nangyayari sa akin? Because of your faith, you will tell to yourself na Lord, nangyayari man po ito sa buhay ko because you have your own purpose. Sabi nga doon sa isang kanta na gusto ni husband, kapag hindi mo na raw makita yung galaw ng kamay ng Diyos, pagtiwalaan mo ang kanyang puso.
Alright? So, minsan may mga ways si Lord na parang hindi natin naiintindihan. Right? Pero guys, trust in our God through our faith and trust our God's heart. Hindi naman tayo gustong ipahamak ng Lord. Pero syempre, may nagtanong sa akin, pero bakit kailangan talagang may mamatay, may ganyan. Guys, pwedeng ginamit lang din, dumaan lang din talaga sa COVID process or virus yung katawan ng tao, pero baka hanggang doon na lang talaga yung hangganan. Marami talaga akong na malapit sa puso ko kasi tapos mga kaibigan ko, nakikita ko talaga namatay yung mother nila, namatay yung uncle nila, yung lolo nila. Hindi natin masasagot yun kung bakit eh. Bakit pa kasi dumating tong virus na COVID na to, di ba? Eh hindi rin natin pwedeng isisi yun kay Lord, no? So, sabi nga nung isang nagsabi sa akin, kasi parang ang hirap kong makakoop up last time. Siyempre, bago last September namatay yung daddy ko. So parang first month, second month, hindi pa rin talaga ako okay. May namimiss ko kasi eh, yung daddy ko. Tapos sabi nung isang kaibigan ko, saan ka nahihirapan dahil wala na siya? Opo, ganun. Sabi ko dun sa kaibigan ko, oo. Tapos alam niyo yung word niya sa akin, sabi niya ganito. Na nakatulong din talaga sa akin to move on. Ang sabi niya, baka tayo ayaw pa natin silang i-give up. Pero sila gusto na nilang i-give up at umuwi na kay Lord, no? Kasi nga, nahihirapan na rin sila. And at baka hanggang dun na lang talaga yung kanilang hangganan. Kasi guys, here on earth, hindi naman talaga tayo magtatagal. Tama ba? Darating talaga yung time, COVID man, or anumang magiging reason, no, ng ating ending sa earth na to, si Lord lang ang nakakaalam. Pero guys, ang gusto ng Lord habang nandito tayo sa earth is yung faith natin sa Kanya, hindi mawawala. Kasi talagang ang bawat isa ay meron lang time frame na tinatawag dito sa earth. And yun nga, sabi ko kanina, I want to give you three pointers about our faith. So number one, ang sabi doon, faith accepts the fact that God uses all the storms and problems of our lives for us to become a better Christian. Alright? So ito palang mga problem natin na na-encounter, itong mga storms na pinagdadaan ng buhay natin is para tayo ay mas maging better Christian. Ate Mitch, Mami Mitch, paano ako magiging better Christian? Na-experience mo na ba, guys, yung instances na may problema ka pero nalagpasan mo? Tapos, dahil nalagpasan mo na siya, sinishare mo na siya ngayon sa ibang mga kaibigan mo, alright? Na nagiging blessing din sa kanila dahil napagtagumpayan mo, ngayon ay nai-encourage sila. Or after mo naman ang pagsubok ng bagyo o kabundok na bagyo na nalagpasan mo, okay? After nandiba iba yung feelings na nalagpasan mo yon. Alright? So tapos and marami kang learnings na matututunan sa buhay mo. And that's yung sinasabing to become a better Christian. Kasi hindi ka nag-question din kay God kung ba't mo yun na-experience. Kundi ang alam mo because you have still a purpose kung bakit mo yun experience. Alright? So ako, mapapansin nyo naman sa ating mga videos, ating YouTube channel, okay? Of course, nakikita nyo rin din, may mga testimony din tayo and may mga na-share din tayo doon na mga na-experience ko, no, personal, dito sa business namin, na I believe na nagiging blessing din sa iba every time na naririnig nila yon, okay? The number two, ang sabi doon, faith allows obstacles and challenges into opportunities, okay? So, paano siya naging opportunities itong ating mga obstacle and challenges? Alright? So, halimbawa, itong pandemic, guys, kaya ako siya, meron ding magandang result ito eh. Alright? So, nakikita ko rin naman, no? At marami ding nakakapagsabi nito. Una, di ba, mas naging upgraded yung time natin sa family natin. Dati, kanya-kanyang alis, kanya-kanyang schedule, 'di ba? Pero ngayon, talagang bonding ang family. Dahil bawal umalis, ang alam mo lang na safe na lugar ngayon yung bahay nyo, tama ba? And then ako personally, guys, nag-start ang aking
YouTube channel and at the same time, ang aking live broadcast because of this pandemic. Mas na-encourage akong dito ko i-spend yung time ko dahil nga hindi na rin ako masyadong nakakalabas, nakakapag-visit ng client. So, I decided to start up. Okay, diba? So, alam niyo naman yung reason natin ba tayo nag-start up ng YouTube channel and tapos dahil matagal na yung page ko, so inano ko yung, binigyan ko talaga ng time yung page ko naman. Of course, to inspire, encourage, and everyone, diba? And empowered everyone. And then nakita rin namin, guys, alam nyo sa office, ang dami rin namin in-upgrade. Even yung accounting system namin, ano na siya, from LAN, naging cloud-based na rin kami. So, para kahit nag-work from home kami, we can work pa rin, ano? And then, maraming naging result din na maganda itong pandemic. Ito talagang may result na talagang devastating, discouraging, nakakalungkot. Pero tignan din natin yung mga brighter side. And hindi lang naman yung COVID, guys. Diba every time na makaka-experience ka ng mga obstacles and challenges sa buhay mo, pwede kang mag-create doon talaga ng opportunities. So kailangan ipag-pray mo rin kay Lord yun. Ano ba yung opportunities, Lord, dito sa sorry guys, dito sa mga na i-experience natin. Okay? And then number three, all right? Number three. Ang sabi dito, faith approves our completely trust to our Lord Jesus Christ. Ang galing, no? Bakit nasabi na faith approves our completely trust to our Lord Jesus Christ? Ibig sabihin, guys, kasi kung wala kang faith, hindi ka magtitiwala sa Lord. Tama ba? Si Lord kasi hindi natin nakikita eh. Si Lord, hindi natin siya literally nakikita. Pero 'di ba, sabi nga, God is omnipresent, God is everywhere. No? So, tayo, alam niya 'yung nangyayari sa atin, alam niya 'yung ginagawa natin. Alam niya 'yung mga na-encounter natin. At alam mo na pag nagtiwala ka sa kanya, no? Is doon talaga madedevelop yung faith natin. Actually, they are partners, no? Yung faith tsaka trust. Kasi, for example, may pinagkakatiwalaan kang tao. Alright? So, pero yung pinagkakatiwalaan mo yun, kasi nakikita mo siya. Yung pinagkakatiwalaan mo yun, literally nandyan siya. Pero tayo, pinagkakatiwalaan natin si Lord, kaya hindi natin siya nakikita. That's the time that faith comes in. Diba? Na kahit hindi mo nakikita si Lord, pero alam mo na lahat ng nangyayari sa kanya at nananampalataya ka sa kanya, no? Nananampalataya ka sa kanya na anumang mangyari sa iyo, anumang dumating na mga pagsubok o problema sa buhay mo, God is there. Tama ba? And darating yung time, guys, bakit ba kailangan na hindi mawala yung faith natin, guys? Kasi kapag mawala yung faith mo sa Lord, wala ka ng paniniwalaan, gaya nga nabanggit ko sa iyo kanina. And sabi nga eh, hindi pa tapos si Lord sa buhay natin, kaya nandito pa tayo sa earth. At dahil nandito pa tayo sa earth, alam natin meron tayong purpose. Okay? So kung hindi mo alam, kung hindi mo ma-establish or hindi mo madidig pa yung faith mo kay God, pwede hindi mo makita yung purpose na yun. Alright? So, dapat talaga guys, ano man ang maramdaman natin, ikaw man ay discouraged, ikaw man ay heavy burden, no? Talagang nandun ang pananampalatay natin kay God. Sabi nga dun sa isang devotion ko, hindi naman pinangako ni Lord na dito sa earth wala nang problema. Wala naman tayong makikitang ganong verse sa Bible, eh, no? Na hindi kayo makakaranas ng problema. Ang sabi pa nga niya sa Matthew 11, chapter 11, verse 28, "Come to me all of you who are tired of carrying heavy load and I will give you rest." Alam ng Lord sa buhay natin, sa earth na to, na there are times na we're carrying heavy loads. Eh, pero anong pangako niya? "And I will give you rest." Diba?
Ibig sabihin, and ito pa guys ha, sabi niya sa Psalm chapter 46 verse 1, God is a refuge and strength, a very help in times of trouble. Ibig sabihin, kahit yung verse na yon, may trouble din sa buhay natin. Diba? Ang sabi doon, meron ding times na sino ang very present help natin? Si Lord. He's our refuge, He's our strength in times of trouble. Diba? Ibig sabihin, we can experience trouble, discouragement, may heavy burden tayo. But no matter what will happen, no, kahit sa family namin, na nakaranas kami, na naging positive din kami, nakasurvive kami, no, mas nag-deepen pa ang aming pananampalataya sa aming Panginoon Diyos. And after nun, thankful pa rin kami guys because sa company namin, naka-experience din kami, no, may mga employees din kami na na COVID, pero after April naman, no, April, after Holy Week, nung tinest na ulit sila dito sa office, nakasurvive din naman sila. Nag-isolate din talaga, nag-work from home. So actually may fear din dun guys eh, na parang paano mag-work yung office namin, parang more than 10 or almost 15 yung naka-experience din, ano? So ito gusto kong i-end nung ating sharing time eh. Ay, paano yun pati sa office namin? Paano mangyayari? Pero alam nyo guys, nakabalik na rin yung kaming lahat and we're good. Thankful naman kami kay God sa kanyang faithfulness. And thankful kami because till now, our both companies, the Mega Maltrans, International Cargo Services Incorporated, and the Multiman Enterprise MME Corporation, are still there, no? Na marami pa rin somehow mga Filipinos na tutulungan and families no, na nafe-feed ang kanilang family and still merong opportunities. Kaya thankful pa rin kami kay God dahil yung business namin in times of pandemic is talagang ano pa rin, ongoing pa rin. That's why sabi ko nga, Lord, we trust in you everything. Kasi guys, ang hindi natin masabi na hanggang bukas okay ako, hanggang sa susunod na buwan, hanggang sa susunod na taon. Ang like ko lang sinasabi, let's trust the Lord everything, let's do our best. Dahil mga pangako ni Lord lamang ang tangi nating pwedeng panghawakan. And alam nyo guys, nung April 1 nga na nakuha namin yung result, yun yung time na nag-Holy Week. And tiname ko talaga na Lord, before pa mag-Holy Week is yun yung faith ko eh. Doon ko piniiral yung faith ko. Lord, before Holy Week, April 1, lalabas na aming result at magiging ano talaga. Yun talaga yung pinanghawakan ko sa kanya na magiging negative na po yung result namin. Kasi alam nyo guys, sabi ko kay Lord, Lord, you died on the cross for our sins and for our disease and for this virus, di ba? Sabi nga dito, Jesus died on the cross to pay the price for our sins so that I may live a life that is dead to sin and alive to Christ. Diba? So, huwag tayong mag-focus no, dun sa fear. Kundi mag-focus tayo dun sa God's strength and mag-focus tayo dun sa power ni Lord sa buhay ng bawat isa. So, hopefully guys na kayo ay merong natutunan sa ating sharing time sa mga susunod pa nating live broadcast, magkakaroon tayo ng 10 minutes to 15 minutes sharing time para mas, alam nyo, nagkakaroon tayo ng encouragement. Alam nyo guys, kung mapapanood nyo to at may encourage kayo, pwede nyo rin itong i-share sa inyong mga kaibigan para naman ma-encourage din sila. And again, ini-invite ko kayong lahat kung di pa kayo nakalike sa ating page, okay? Sa Michelle Moreno, i-type nyo lang yan. And don't forget to follow and like our page. And don't forget, guys, to subscribe on our YouTube channel, Michelle Moreno, or you just type Michelle Moreno or Michelle Moreno 2020, okay? And pwede natin i-flash dyan, no, sa ating screen. Alright? And then, guys, kung na notice nyo rin, no, nilaunch natin today ang ating bagong standby video. Ayan. So, kasi guys, dito guys, meron tayong team.
So, hello to Eli, Demi, and Vanessa, and Loveline. Ayan. So, meron tayong team dito, guys, na para tuloy-tuloy ang ating pag-share at kayo ay ma-inspire, ma-encourage, and ma-empower, no? Yun. Kaya, thanks din sa ating team, no, na patuloy na nakasupport para sa ating channel at sa ating Facebook. At especially pag tayo ay merong live broadcast. Okay? Ngayon naman, guys, ayun. Alam nyo, guys, meron na akong good news sa inyong lahat. Okay? And gusto kong i-share tong good news na to dahil gusto ko rin mag-share ng blessing. Ayan. So, gusto ba natin na meron tayong panibagong blessing at lahat ay kasama, no? Pwedeng maka mapili, no, para sa ating blessing na i-share sa inyo. So, nakikita nyo rin naman, guys, ano, kung babalikan nyo yung ating mga video, may mga video talaga tayo ng mga pa-promo giveaway. Alright? Hindi lang yan, guys, para dumami ating mga subscribers or para dumami ating mga followers, like or secondary lang yon. Pero, guys, kasi gusto talaga nating mag-share ng blessing. And, syempre, kung natuwa ka, diba, kaya nga i-share mo yung ating mga videos, you can encourage them naman para to support us, alright? Pero guys, kaya tayo nagbimigay ng ating promo giveaway because, okay, or dahil, para ma-share naman ng ating blessing. Dahil tayo, guys, ay nag-anniversary na. Ayan. So actually, guys, nung March talaga, dapat i-launch natin ating promo giveaway. Kaya lang nga, we received bad news dahil nga, yun, yung share ko sa inyo kanina. But guys, now we have a good news. Alright, so ihabol pa rin natin ang ating promo giveaway, no? Maglo-launch ako, guys, ng bagong video, okay, this week until next week, kung ano yung mga mechanics para sa ating anniversary, okay, promo giveaway. Okay, ni Ate Mitch or ni Mami Mitch. Alright, so excited na ba kayo? Okay, so excited din ako. Guys, kung meron kayong mga question or suggestion na hindi ko na nabasa ngayon because we're running out of time, just continue to comment. Iniisa-isa ko naman kayong replyan, no, para mabasa pa rin natin yung mga question and comments nyo para ma-replyan natin. And guys, again, if you like our topic for today, don't forget to share sa inyong mga kaibigan para sila naman ay ma-encourage din natin. Alright? And again, marami pa tayo, guys, sa mga video na i-share. I'm back. Okay? And basta lagi nating tandaan kung tayo man ay dadaan ng mga pagsubok, discouragement, how big the mountains, how heavy, no? Na lately is talagang nagiging part ng devotion ko. Ang sabi doon is God's goodness in our lives. Kasi for so many years ng buhay ko, talagang I trust everything sa Lord. Mula pa nung maliit ako, hanggang sinakapag-aral ako, nung nag-business kami, up to present. No, this year, I'm turning 36 years old and I'm proud to say my age. Kasi mukha naman akong 25, guys. Right? Ayun. So again, kung ikaw ay bago sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang maging updated, no? Sa mga video na i-share pa natin. At kung ikaw din ay bago sa ating Facebook page, please don't forget to subscribe. And don't forget to like and follow, okay? And yun lang, guys. Hopefully na kayo ay na-empower, na-encourage sa video na to. See you on my next video and see you on our next live broadcast. Okay? Keep safe, guys. Kailangan magsuot pa rin kayo ng mask, ng face shield kung lalabas. And kung di naman kailangan lumabas, huwag na, guys. Stay at home kasi so far ito yung pinaka-safe place na meron tayo. Keep safe, guys. God bless and bye!